Magandang araw sa lahat. Ako si Darren Carino at ako ay magbabahagi ng kaunting kaalaman tungkol sa mga epekto ng droga sa ating katawan at sa ating utak. Bakit nilalagay ng isang tao ang kanilang sarili sa kapahamakan dahil lamang sa droga o sa bato? May mga tunay na dahilan kung bakit ang ilang tao ay gumagamit o nagsisimulang gumamit ng droga, at sa kasamaang palad, ang kahihinatnan nito ay ang pagkasira ng kanilang buhay. Bawat kaso ay magkakaiba. May mga karaniwang palatandaan kung bakit gumagamit ang ilang tao ng pinagbabawal na gamot, kung paano nagsimula ang addiction at ang kahinatnan ng pag-abuso sa ipinagbabawal na gamot. Ito ay bahagi ng National Drug Education Program. Ano nga ba ang droga? Ano ang kahulugan ng droga? Ano ang sanhi ng paggamit ng droga? Ano yung mga epekto ng paggamit ng droga? At ano yung mga paraan upang maiwasan ang paggamit ng droga? Yan po ay aking tatalakayin ngayong araw. Ang droga ay isang sangkap na kung makakapasok sa katawan ay may kakayahang baguhin ang iyong pisikal at mental na mga kakayahan. Ang droga ay pwedeng maging legal. Halimbawa nito ay ang alak, caffeine at tabako. Ang droga naman ay illegal ng may mga illegal na droga tulad ng marijuana, ecstasy, cocaine at heroin. Ano-ano ang sanhi ng paggamit ng droga? Minsan sa kagustuhan nating mapabilang sa ating mga barkada, tayo ay gumagamit ng droga. Pangalawa, sapagkat ang kinagisnang nating kapaligiran at lipunan ay napakasama, kaya tayo ay napapabilang na rin sa mga gumagamit ng droga. Pangatlo, gusto nating magrebelde sa ating pamilya, kaya tayo ay gumagamit ng droga. Pang apat, upang mapawi ang ating pagkapagod. Panglima, upang makatakas sa ating mga pinagdadaanang problema sa ating buhay. At ang pang-anim, para maramdaman natin na tayo ay mature na, kaya tayo ay gumagamit ng droga at pinapakita natin na kabilang na tayo sa mga matatanda. At nagiging mausisa kung ano ang pakiramdam pag ang isang tao ay gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Like parang curiosity, kumbaga. Ano-ano naman ang epekto kapag gumagamit ang tao ng ipinagbabawal na gamot? Pagkakaroon ng addiksyon sa droga. Tayo ay magiging addict kung tayo ay laging gumagamit ng droga. Tayo ay nagkakaroon ng problema sa pera sapagkat ang ating pera ay ginagastos na natin sa ating sa pagbili ng mga ipinagbabawal na droga. Tayo ay nagkakaroon ng problema sa relasyon, katulad ng pamilya, kaibigan, at kapitbahay, dahil sa epekto ng droga. At tayo ay nagkakaroon ng problema sa pag-iisip kung tayo ay gumagamit nito. Ang paglulong sa ipinagbabawal na gamot, pati na rin ang pagbabago ng utak, ay isa sa mga epekto ng bawal na droga. Nagsisimula ito kung nakaramdam ng kalungkutan at pagbighati. Pakiramdam nila ang kailangan nilang gumamit ng droga. Ang labis na pananabik sa droga ay isang palatandaan na ito ay makakaapekto sa pag-iisip kung saan ay ang isang adik ay sabik na gumamit nito. Isa pang epekto nito ay balisa, mawawalan ng focus sa ginagawa hanggat hindi nakakahit-hit ng droga.
mas madaling magkaroon ng sakit katulad ng sakit sa puso, sakit sa baga o sa lungs at sa iba pa kung tayo ay gumagamit ng droga. Example, ang shabu na isa sa pinakakaraniwang ginagamit ngayon na tinatawag ding poor man's cocaine, uba, siopaw, siya, ice, ay isang puting kristal na walang amoy at mapait ang lasa. Ito yung epekto sa ating katawan. Nagkakaroon tayo ng paninikip ng dibdib. Hindi regular ang tibok ng ating puso. O bumababa yung presyon natin ng dugo. Tayo ay nagiging low blood. Pagbaba ng timbang, kumbulsyon, at pagkamatay dahil sa atake sa puso. Ito naman yung mabilisang epekto nito. Nagiging balisa, irritable, madaldal at pagkawala ng kontrol sa sarili. Upper, pagkawala ng ganang kumain at hindi makatulog. Pagkaramdam ng sobrang tuwa. Maaring magdulot ng pagkabaliw, pagkamarahas at walang ingat sa mga bagay-bagay na karamihang nagiging sanhi ng aksidente. Kaya kung tayo ay na-addict sa shabu, ang kemikal na naghanap-hanapin natin ito, hanap-hanapin ang katawan natin at pag-iisip. Dahil nga dito, tayo ay nakakagawa ng krimen. Ito naman yung matagalang epekto kapag tayo ay gumagamit ng shabu. Tayo ay nagkakaroon ng schizophrenia kung saan tayo ay may mga magkakaroon tayo ng matinding guni-guni sa ating paninig at sa ating mga nakikita. At ito ay nagresulta sa pagiging marahas at agresibong pag-uugali. Pangalawang example, halimbawa natin ng droga ay marijuana. Ito ay mula sa pamilya ng cannabis sativa. Ito rin ay pinapatuyo at ginagawang sigarilyo, hinihit-hit o kinakain tulad ng brownies. Ito yung epekto naman ng paggamit ng marijuana. Tayo ay nagkakaroon ng panghihina sa memorya, nasisira ang ating utak at tayo ay nagkakawalan ng kakayahang magbilang, magbasa, magsalita. Nasisira rin ang ating motor skills, kaya nagdudulot ito ng aksidente o problema sa paghinga tulad ng bronchitis at cancer sa baga. Kung tayo naman ay naging buntis at gumagamit ng marijuana, nagiging premature ang ating mga anak o kulang sa buwan. Abortion or stillbirth. Pagkalito o pagkabalisa, minsan may kasamang paranoia at infection. Kung tayo ay dependent na o nululong na sa marijuana, nagdudulot ito ng madalas na pag-ubo ng maraming plema. Ito rin ay nagbibigay ng malapanaginip o high na pakiramdam kung saan ang mga ideya ay hindi nagkakatugma at paiba-iba. Mabilis na pagtibok ng puso, pamumula ng mata, kaya bloodshot eyes at panunuyod nagbibig. Kawalan ng kakayahang mag-isip at umunawa na maaring makaapekto sa pagmamaneho ng sakyan at gumawa ng mabibigat na bagay. At pagkakaroon ng sakit sa pag-isip. So bakit dapat natin iwasan ang marijuana? Hindi nakakalutas ng problema ang marijuana. Ikaw kasama ng iyong pamilya at kaibigan may malasakit ang makakalutas nito. Tuklasin ang iyong kakayahan at matuto ng mga bagay na kapaki-pakinabang at maaring malulong o maadik sa marijuana at magdulot ng masamang pagbabago sa iyong pagkatao. Pangatlong example ay ang ecstasy, amphetamine, ito yung upper. Kilala rin sa tawag na love drug, ecstasy, libido, rave, flying saucer. Ano naman ito? Kapag tayo ay gumagamit ng ecstasy, tayo ay nagkakaroon ng pagkahilo, panginginig, pangalit ng mga ngipin, pumupulikat ng kalamnan, malabong paningin, labis na galak, umataas na energy, pagkalito, pamamawis, pagkatuyo ng bibig, palaging dilat ang mata. Ito ang epekto ng paggamit ng ecstasy rin, pagkakaroon ng labis ng lakas ng loob,
pagkakaroon ng pakiramdam na pagiging malapit sa mga tao, kaya nga ito ay tinatawag na love drug. Pagiging balisa, pagkakaroon ng pakiramdam na lumulutang o high. Pagkilos ng hindi naayon o hindi magandang asal at pagkakaroon ng hallucinations. So paano ba maiiwasan ang paggamit ng droga? Una, laging makipag-usap sa mga malalapit na kaibigan o kapamilya. Pangalawa, huwag makipagbarkada sa mga taong may masamang impluwensya. Pangatlo, sanayin ang sarili sa malusog na klase ng pamumuhay. Iwasan ng droga. Pang-apat, dapat tayo ay may alam kung ano ang epekto ng droga. Kaya, pang-lima, sumali sa mga organisasyong laban sa droga katulad ng Barkada Kontra Droga. At pang-anim, huwag maging mausisa kung ano ang pakiramdam na maging high. Huwag tayong maging curious kung ano yung feeling ng pagiging isang high. Pang-pito, makinig sa klase kapag ang diskusyon ay tungkol sa droga. Tulad ngayon nito. Ang paggamit sa ipinagbabawal na gamot ay isa sa malaking kamalian sa buhay. Kahit anong gawin mo, hindi natatakasan ang problema sa buhay. Lahat ng nararamdamang saya ay mabilis maglaho kapag nawala na ang spirito ng droga. Bakit hindi na lang tayo maging matapang na kumarap sa mga suniranin at sa mga pagsubok na darating sa ating buhay? Hindi pa huli ang lahat para magbago, huwag magpatalo sa dikta ng demonyo sa ating utak. Huwag maging sunod-sunuran sa dikta ng droga. Tayo ay maging matapang, bumangon at harapin ang mundo. So maraming salamat sa pakikinig.